Isi. Mo kung ganun-ganun lang sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Ladies and gentlemen, get ready to dance. Cause here comes DJ Dark Red. Kung ganun-ganun lang sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Isi. Mo kung ganun-ganun lang sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Isi. Mo kung ganun-ganun na siya tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Magandang ako sa inyong lahat at syempre magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali, magandang umaga at magandang takip silim sa inyong lahat.
At syempre, bini-welcome po natin ang lahat dito sa ating live stream. Ngayon na naman, nasa harapan ninyo ang nag-iisa at walang katulad, Direk Freddy Valera. At syempre, binabati natin ang bonggang-bongga lahat ng ating mga live viewers ngayong araw na ito. At syempre, I would like to give the opportunity to greet this person. Andyan nga pala si, ano nga ba yun? Shoutout natin at batiin natin ng magandang-magandang araw sa iyo sa kanyang magandang asawa na si Cecilia Chavez at Bundo, naming anak na nag-iisang lalaki, si Clyde Ace Chavez. Thank you po. Hello! At syempre, binabati rin natin ng bonggang-bongga ang kanyang mga relatives at mga kasama sa bahay ni Frozen Manchu Channel. Hello po sa hubby niya na si Rajil o Rahil Pika, one of your viewer. We love you also sa family ko sa San Francisco and Ventura, California. So ano pang hinihintay natin mga kaeksena? Simulan na natin ang tirahan portion. Ay, tirahan portion. Batian portion. Mag-like na kayo at mag-type action at babatiin ko na kayo at titirahin ko na kayo sa bate. Let's go! At syempre, bonggang-bonggang pagbate kay Ellen Dolore at kay John Faustino, kay I Am Rain, kay Matthews Maximus, Ed Cat 1125 Sunny C, at kay Kanta Terras, at kay Torbix, at kay Liz, at kay Red Make Peace, Erica Matsumoto Gani, the number one na moderator na talaga nga namang basta. Carmelita Sweet Sen Centeno, Aisley Lea Marian at kay Gemaline Perez. Jawad Vlog, hello po, babati sa anak ko na pinakagwapo kong anak na si Jawad. Ayan, at nandyan din si Joey Zell, at nandyan din si Moira Singson, Jack Constantino, syempre pa Aljo Ramos, Eman Basaya, Konohamaro, Ellen Delore ulit, at kay Daisy Taglay, at kay Ace PC Vlog, at kay Maddie, at kay Reynante Comia, at kay Gear B. Alam mo naman yan. Kami ng asawa ko din, si Carluta. Hello, Carluta. Ano na, nagugluta ka ba? Easy. William Torres, at kay Daniel, at kay Alvin Dumago, at Ryan Dog, at kay Hulika Balbon, at kay Kat K, at kay Jinky Hamulin, Merlat OFW, Linda Jose Gansere, Alvin, at kay Adefat, at kay Marikit. Marikit, maraming salamat ha. Wait lang. Gloria Suniga, at kay Pastor Picoloy. Hello po, at kay Hi Direk, mas maganda ako sa'yo. Eh di wow. Charot. Wait lang, may utang ako ha sa inyo. Anong pangalan nitong Japanese name na to? Marikit, wait lang ha. Ranilo Biason, at kay ano ba to? Home in Mommy o Mommy, at kay sino ba to? Zen AI JC, at kay Kaisen. Ayan. Andiyan ba si Nosferatu? Wala. Wait lang. Click natin 'yan. Oh, 'yan. At syempre, nandiyan na rin si sino pa? Bukod kay Kaisen, Lem Kitchen, Ransram, Cell 2730, hello po, at kay Sharon Tanaka, Merny, at kay Kuya Bay, at kay Christina Orsino, Rain Misu, Hi Ja, at kay Kaloyal Milestone, at kay Teacher Celine, at kay Ligaya Bebe, Ligaya Babe, at kay Odani, at kay Mary Ann Bibat, at kay Rad Mina, at kay Daniel Milmar, at Sally Colantes, at Normita Temple Hope, at nandiyan na rin si Zoe, at si Robert Galoy, at Andy Lopez, and Opel Angeles, Annalisa Ledrowa, at nandiyan din si sino pa? Si Marquit daw. I can wait forever. Wow. I can wait forever. If you say you'll be there too, easy. I can wait forever if you will. I know it's worth it all. Spend a life long with you. Easy. Kung ganun-ganun lang sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Kasi pinaalala pa eh. O, tuloy natin. Sino pa? Andyan din sino? Nandiyan din si Melanie ko, at si Simple Batrack, at si Jacques, at si sino pa? Delio Pasukin. Naku, pinasok na. At nandiyan na rin si Leizan Marte, at nandiyan na din si Ana Garigat, at si Lyra Joel Galvez, at si Rain Misu, MUG Malasakit, at kay Jenalyn Perez. Oo, wag na kayo umentra, minsan ang kumante. Oh, Betchay De La Cruz, sino pa?
Gerardo at kay Rita Arseno at kay sino pa? Marlon Abay at Marvin Borbo at kay Dot Formaran. Happy Pill, tanggal pagod ko sa iyo. Hindi, balik natin 'yan. Balik natin 'yang pagod mo. Charot lang. At nandiyan rin si Chimiki Melodrek, wala ako kalma kanina sa live mo. Ay, hindi ko napansin. Sabay-sabay kay Marikit sa Japanese name at kay Chimi Kim. Ito para sa inyo. Isang kalma muna. O, wala may inggit sa kilikili ko, ha. Hindi pa ako nakakapag tawag dito. Sabihin na natin, di pa ako naliligo. 1, 2, 3. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Pero kahit di pa ako naliligo, mukha naman ako naligo. Hindi kagaya nung nakamask, di ba? Kahit na sabihin naligo, parang hindi pa rin naligo ng 2 taon. Di ba? At i-shoutout na rin natin si Bina Martin, Ato, at kay Arnold Lopez, at kay Niel Real, at kay Larry Carabeo, at kay May Chaneco, at kay Teresa Ranz, at kay Gerardo nga. At syempre, nandiyan din si Viola Fe Corpus, at si... yun na nga, nabati ko na. Ano, ready na ba tayo? Simulan na natin. Guy, hello, magandang tanghali, hapon, gabi. Sino pa? Si Milmar, direct nakaka-disappoint itong si Senator Sincha. Hayaan nyo na siya. Huwag nyo na ang ano yan, hindi yan. Direct pa shoutout sa habi ko, nabati ko na, ma'am Prosen Manchi, hindi ka nakikinig. Ikaw talaga, Diba? Ano to? ANGST at kay Jimmy Baby. At kay King Merum at kay Rolyad. Mas pogi ka naman doon, direct. Ay, talaga ba? Pogi kaya yun. Goliath Online at Yerbua as Nalab. Ayun na naman, nagbaligtad na naman ang mga pangalan to lintik na ito. Huwag nga kayo magbabaligtad ng pangalan. Tapos pag hindi nabanggit, magtatampo kayo. Sampaling ko pa kayo, Charot lang. Joke lang. At syempre, nandiyan si Kaiden Lopez at Loretta Adawag Antonio at Nakaria at si Carolina Nagsin Wagon. Wow, ang ganda ng pangalan. At nandiyan din si Emil Bautista, Ralise Carlenga at si... Sian Carlo Tem... Sian Carlo Toto at kay Mang Temyong, maraming salamat. At Jimmy Kim, direct curious lang, bakla ka pa talaga? Wow, you better research and you better watch my old videos and to know about me. Syempre, yung iba dito, naghirap sila, di ba? They watch me in all the way, di ba? Kung yan tanong mo, gusto mong malaman, find it yourself. Charot. Diba? Abby Soriano at kay Ramil Estimado at Tatsi o Tutsi at kay Victoria Yarte at Rebecca Alas at kay Jedalyn Albay at ayun na nga. Sorry daw. Ikaw kasi Frozen Manchi eh. Hindi ka nakikinig eh. Sabunutan kita eh. I am fake enough at kay Madden and Murdoch Laboratory. Wow, may laboratory tayo dito. Sweetie, hello po. Game na, simulan na natin. At may lalakarin kami mamayang konti. Sweet to you, magandang tanghali at kay Linta Vlogs. At Janet Barona, hello po, magandang tanghali sa iyo. At kay Michelle Manansala, isang kalma pala uli muna. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Diba? Ngayon, pinaninindigan mo yan eh. Ah, ganun ah. Daisy Collis, hello po, at kay Victoria Artinga at Ana ni Lara. Stop! Jesseline Apan, Jessie G, ayan, mga naalala ko. At syempre, binabati natin ang ating mga nagagandahan at nagagwapuang mga moderators na may saltik. Charot lang, baka magalit yung moderators ko. Pero mababait talaga yung mga yan. Tsaka they are very friendly and playful and loyal fool. Lahat ng fool. Nandiyan si Nosferatu, nandiyan si Daisy Taglay, nandiyan si Jack Constantino, at nandiyan si Erica Matsumoto, Carmelita Gani, at si Maria. Ay, sasagun, hello din at kay Ralph Kenneth Rubias at Jeanette at kay Jen.
Direk pa-greet naman ang yaba kong si Norman Paraiso na napaka-pogi. Eh di wow. Pogi pala eh. Charot lang. At syempre, nandyan din si Viola Pecor po sa TV Like Quarter. Simulan na natin mga kaeksena. Tirahin na natin sila at sa... hindi, kailangan ko munang ano. Pati swimming pool. Sige, sabi mo eh. Madali naman akong kausap eh. Wait lang, habang binabati natin yung ang tawag dito. Wait lang ha, ay hindi yan. Tawag, ano ang pangalan dito? Ano nga ba yun? Wala tuloy kasi kayo eh. At syempre mga kaeksena, ulitin ko lang sa mga naisong umorder ng ating bagong design ni Direk Freddy Valera, Cabugueras hoodie and t-shirt. Message lang kayo sa Facebook page ko, Direk Freddy Valera Official. Ulitin ko, dalawa yung page, pwede nyo silang i-like. Pero ang active doon yung may official. Okay, yung mga nagme-message sa luma, baka natatabunan na kayo doon kasi... dito ako sa bago, yun ang pinapataas natin eh. Yung luma, may violation yun. May higpit si Facebook kasi. O, oh, diba? Ngayon, at binabati natin ang ating mga kabugeras. Ayan. At syempre, nandiyan sila si Robert Ramos, si Ma'am Terry, Ramon Gardoza, si Mama Lucy Mauka, Mama Rayanan, si Maru, at si Ma'am Leonor Won, Ma'am Therese Hellman, and Mami D. At ang ating mga original Spice Girls, bili sila Mami TV, Ma'am Hilda Enriquez, Malditang Lola, at si Tita Edita Yamaguchi. Game! Alright, game. Huwag nyo kakalimutan yan ha. Pati lip tint meron din. Mga kaeksena, pag-usapan natin ito dahil may nagpasa sa akin ng isang lumang video. Malamang, baka napanood nyo na ito sa ibang vlogger. Pero dito, aagrihan ko hindi dahil sa may issue na si Robin Padilla. Dahil itong mamang ito, rest in peace po, Mr. Percy Lapid. At syempre sa pamilya po, condolence po. At pasintabi po, ako po'y gagamit ng video ng inyo pong... ni Ka Percy para po dito sa ating pag-uusapan. Ano po? Dito mga kaeksena, sinasang-ayunan ko siya dahil talaga namang may punto. May punto at talagang tagos. Butas na butas. Lalo na sa mga mambubutas. At syempre, bibigyan din natin ng reaksyon yung video ni Attorney Claire dahil pares kami ng utak ni Attorney Claire. Easy. Nakakainis, pares kaming ano. Pero hindi ako abogado ah. Inuunahan ko na kayo kadama sa Jordan. O, ulitin natin. O, ito, simulan na natin mga kaeksena. Pakinggan muna natin si Mr. Percy Lapid. Okay? So, without further ado mga kaeksena, sa mga hindi pa nagla-like dyan, kapit-kapit lang, mag-like na kayo at pindutin ang ating like button. Okay? So, gusto ko lamang pong ipaintindi, kasi alam nyo mga kaeksena, gusto ko sanang i-content si Banat Bay na naman. Ang problema, nauumay na ako sa pagmumuka, tsaka alam nyo naman yung pananaw nun, ibang-iba talaga. Mapagtakpan niya lang, mapagtanggol niya lang talaga itong issue nung kay Kibuloy. Sige lang sa baloktot, sige lang sa, sige, ang daming kung ano na sinasabi. Di ba? At kitang-kita naman na may mali naman talaga dito sa ginagawa ng kanyang sinusuportahan. Di ba, Liz? Oh. Ngayon, pakinggan nyo ito. Okay? Asa na to? Wait lang. Ayan. Pakinggan natin si Ka Percy sa kanyang sinasabi about kay Robin Padilla. Okay? Oh, ready ka na. Huwag na patagalin yan. Ang isa sa trabaho ng mga mambubutas ay mambabatas... yung palang mambubutas, eh mas bagay yung kay Robin. Magandang gabi po mga kaibigan. Yan ang isa sa trademark ni Ka Percy. Hindi pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Muli po tayong mag-aanyaya sa ating pagtatanghal na tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pag-uusapan. Bueno mga kaibigan, pag-usapan natin itong kaso ni Kibuloy, mga kaibigan. Alam mo, Jimmy Kim, huwag ka nang ma-disappoint. Talagang disappointment naman talaga yung vlogger na yun eh. Simula't simula pa lang eh. Diba? Talagang nakaka-disappoint dahil sa laki ng kanyang nalolokong mga subscriber. Nakakatawa lang, diba? Alam mo ba, ito sabihin ko sa inyo ah, before ako mag-vlog, pinanonood ko yun.
isa sa nag motivate sa akin na mag-vlog din siya. Hindi dahil sa idol mo siya, dahil ganun ang ano niya. Kumbaga, pag pinapanood ko siya, ako kasi yung tipo na kahit kami ng nanay ko, nay, hello, kahit tatay ko, patay na sila, huwag kayo mag-alala. Gusto yung makilala? Ngayon, kahit nanonood lang ako sa bahay ng balita, minsan pinapagalitan ako ng nanay ko tsaka tatay ko, sagot ka ng sagot dyan. Hindi ka naman naririnig yan. Kumbaga, pag may balita ako narinig tas hindi okay sa akin, nagsasalita ako na ng kumokontra ako. Doon. Eh, habang pinapanood ko tong si Banat Bay na to, sabi ko, teka lang, mali naman sinasabi nito. Yun, doon na nagsimula na, sige, mag-live na rin ako para makapag-ano. Alam nyo, nakaka-suka isipin na siya, kahit na alam niyang maling-mali yung ginagawa nung senador, todo tanggol pa yung mga banatae. Mga tae talaga eh. Sorry po sa mga nagmimerienda, naghahapunan at kung ano-ano pa. Tuloy natin. Talagang nakakabwisit lang. O, tuloy natin. O. Itong nagpapanggap na siya si Kristo, ha? Si Kibuloy. Na, hindi ba nai-insulto ang Panginoon Diyos dyan sa mga katarantaduhan ninyo, ha? Sa pagbaliwala ninyo sa katotohanan, pagbaluktot sa katarungan, ngayon, eh, ito raw si Robin Padilla. Ipagpaumanhin niyo po ninyo, akin pong tinututulan ang naging pasya. Na... Ano daw? Jeanette, may paghihiganti ka? Hindi naman paghihiganti yun eh. Kumbaga, I want my voice to be heard! Pero hindi ko gusto maging pastor. Hindi ko gusto maging pastor. Okay? Wala sa ano ko niyan. Hindi kagaya ni Banat Bay, nagpapakabanal-banal. Hindi naman niya kayang gawin yung sinasabi niya. Diba? Kesyo may mga Bible verse pa siya. Isa siyang, ewan ko, niloloko yung sarili. Diba? Hindi, inaamin ko naman eh. Nanonood ako dun dati. Nagpapalipad pa nga ako dati. Tapos nabati ako, tontawa ako. Tapos, di okay na oh. Ayan na. Biglang, teka, parang naiba to ha. Ba't mali na yung sinasabi mo? Okay pa rin sa'yo. Akala ko ba pagtama, banata? Ay, pagtama, palakpakan. Pag mali, banatan. No, what is above the law? Eh, may mga pagkakataon na salungat yung sinasabi mo. Anak ng kubeta ka talaga, Banat Bay. Dito, ano pang pagtatanggol gagawin mo? Makontempt si Pastor Kibuloy. Oo. With all due respect. Kailan kaya mawawala yung utang na loob? Ako, sinasabi natin itong utang na loob, hindi masama yan. Mabuting, ano yan eh, mabuting pag-uugali yan, di ba? Correct. Tama po. Di ba yung last natin, yung live natin patungkol sa press conference ni Robin, yung mga nasabi ko, sinabi rin ni Attorney Claire, iba lang ng pagka-format. Kahit dito, sinasabi ni Ka Percy, di ba? Oh, parang dati pinapanood ko si Gcash Bay. Hindi mo na siya pinapanood ngayon, Liz? Oh, tuloy natin. Buti yan, mga kaibigan. Walang masama dyan. Kasi ang taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob, walang kwentang tao. Kasi dito pa lang sa sinabi niya sa press conference, hindi siya kumakampi, hindi siya nagko-convince. Ang lalabo ng mga sagot niya doon sa mga pinapakita niya. Doon pa lang, may mali na alam mo ni. Sa galaw pa lang, mali ni. Dinagdagan niya pa ng salita. Lalo tuloy na siyang lumubog. Oh. Kaya lamang, nagiging masama ang pagtanaw ng utang na loob kapag ikinokompormiso ng may utang na loob ang kanyang posisyon sa gobyerno. Isang napakalaking puntos niyan, di ba? Ang sabi nga natin, dahil lang ba sa siya ay personal mong kaibigan o nakatulong or kahit sinasabing bayani daw si Kibuloy? Mo kung ganun-ganun lang sa tenga, uupangan kita. Maniwala ka sa akin. Di ba? Sinasabi niya, yun ang kanyang personal na dahilan. Pero ang tinatanong nga natin, ikaw ba ay napunta sa posisyon na yan? Dahil saan? Sa taong bayan. At yung position mo na bayan,
Ikaw ba ang may-ari niyan? Taong bayan ang may-ari niyan. Kumbaga, trabahador lang kayong mga nasa gobyerno, kaming mga kababayan o mga Pilipino o taong bayan, kami ang amo nyo. Kami dapat ang pagsilbihan nyo, hindi yung personal ninyong kagustuhan, utang na loob. Ha? Kasi yung posisyon sa gobyerno, hindi sa kanya yan, mga kaibigan. Yung posisyon sa gobyerno ay sa taong bayan yan. Diba? Mm-hmm. Mga kaibigan, diba nakasaad sa saligang batas? All authority emanates from them. Sino yung them? Yun yung taong bayan. Mga kaibigan, ine-exercise niya yan, ginagamit niya lang yan dahil sa kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng taong bayan. Sabi ni Engineer A, Direk, ba di mo palitan si Kapersi? Ay, hindi po. Direk Preddy is Direk Preddy. Kapersi is Kapersi. Hindi po, although sabi mong joke-joke yan, Engineer A. Ito sa kasi sa ang problema natin. May mga tao kasing nangungopia, may mga tao kasing walang sariling pagkakakilanlan, di ba? Kailangan meron kayong sarili niyong identity. Kagaya ko, Direk Preddy ang akin, di ba? Ang concept ko ay Director Chenilin at Baklita, Kabugera, Eksenadora. O ako lang naman yung ganito, di ba? Walang iba. So matatandaan ako ng tao. Hindi yung basta nang makapag-vlog dyan, di ba? Hindi niya sarili ang kapangyarihan. Hindi ko mo nanalo ka sa eleksyon, kaya ka naupo sa pwesto. Kaya nga napaka maling-mali dito ng mga nagtatanggol kay Robin Padilla. Kahit pa sabihin niyang personal, utang na loob, maling-mali ho talaga eh. Ano ka ba? Okay lang na sabihin mo at gawin mo yan pagtanggol mo si Kibuloy hanggang sa dulo ng walang hanggan kung hindi ka opisyal o hindi ka senador o hindi ka inalal ng taong bayan. Dahil ang trabaho mo ay magsilbi sa taong bayan at lalong-lalo na kung may mga biktima na dapat na mabigyan ng aksyon, pansin at hustisya. Hindi binibigyan mo ng hustisya, ayan na nga, meron na ngang mga nagkalalabasang mga ebidensya eh. Ikaw na may-ari ng pwesto. Hindi. Ngayon, kailan nagiging mabuti ang pagtanaw ng utang na loob? Nagiging mabuti yan kapag ka hindi mo gagamit. Tapos, mamaya, ididiin din ni Atty. Claire to. Kagaya nung nakaraang sinasabi ko, pagdating doon daw sa relihiyon, hindi daw pwedeng pasukin ng estado. Diba? May paghihiwalay daw. Kung may ginagawa ng kaso, may krimen, merong akusasyon, yun tao, yun ang gagamiting panangga ni Robin Padilla dahil hindi daw pwedeng pasukin ng relihiyon. Relihiyon ba yung K.O., ano ba yun? Kingdom of Jesus Channeling nila? Gamitin ng pwesto. Ngayon, yung pagpasok mo sa gobyerno, hindi mo dapat gamitin doon ang pagtanaw ng utang na loob para baluktutin mo yung batas. Correct. Para ka makabayad ng utang na loob. Hindi po eh. Kasi nga po, binigyan siya ng airtime tapos pinapairam siya ng helicopter. Mo, kung ganun-ganun lang sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Diba? Sayang naman yun. May pa-helicopter pa, tsaka may pa-airtime sa SMNA eh. Hindi pwede yun. May limitasyon. Ha? Yun yung tinatawag na propriety, mga kaibigan, yung kawastuhan. Ngayon, kung gusto mong bumayad ng utang na loob, mga kaibigan, pwede mong gawin yun. Walang masama dun. Huwag mo lamang kokompromiso. Babaluktutin ang katarungan. Yan. Huwag lang makokompromise yung pagiging senador mo, hustisya, katarungan, at kung ano-ano pa.
Ha? Huwag mo lamang ikokompormiso ang batas at ang katarungan sa bansa. Mm. Ha? Na magpapasama, mga kaibigan. Kaya dumadami kriminal dahil diyan sa pagbaluktot ng katarungan. Dahil hindi sa, dahil sa utang na loob pa. Sa kahirapan lamang ang dahilan kung bakit may nagiging kriminal. Eh nga mayaman, di makulong eh. Oh, yun na nga, example na si Kibso. Diba, nakikipagkamutang kasi ng likod. Ha? Eh, papano? Mababaw pa nga yung sinasabi ni Kapersi dito na kamutan lang ng likod. Hindi lang po kamutan ng likod. Dilaan na ng tumbong ang nangyayari rito eh. Oo. Oh. Hindi naman sila apektado nun. Ang maaapektuhan lang sa pagbaluktot ng batas, yung pinaghihigantihan, yung ginigipit, at yung mga walang kakayahan. Hmm. Dahil maliliit sila. Wala silang... Ay, alam mo, Perlatan, natutuwa ako na paalala mo yan. Di ba sinabi niya pa, no? Anong silbi daw nung bigote niya? Akalain mo, yun ang sagot? Anong nagagawa ng bigote mo sa pagiging senador mo o sa anumang isyong tinatalakay natin? Anong silbi daw ng bigote? Gumanumpa? Bakit? Demokrasya, tol. Nak naman talaga si Ruby, no? Kakayahang maipagtanggol ang kanilang sarili. Oo. Mga kaibigan, yan ang apektado. Hindi sila apektado dahil nasa poder sila. Kaya ang daming gusto magkapoder ngayon eh, sa kapangyarihan, kahit gago. Oh. Eh, pero hindi binigay sa iyo yung pwesto para ipambayad mo ng utang na loob. Cut. O, cutin muna natin si Kapersi. Ngayon puntahan naman natin si Attorney Clear naman. Okay? Para naglalabanan, lalo nadidiin ang talakayan natin. O, ito pa. Pero bago ko ituloy, walang nagla-like. Gusto nyo masaktan? Easy. Sasaktan ko kayo. Natawagin ko yung kuya ko. Mo kung ganun-ganun lang sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Ano? Uupakan kayo niyan. Mo kung ganun-ganun lang sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Mag-like na kayo. Sige kayo, uupakan kayo niyan. Wait lang, Jimmy Kim, di naiisip ni Robin na ang pagiging senator ay walang relihiyon, walang kulay, walang pinapanigan, dapat taong bayan at lagi niyang excuse na Muslim siya. Correct, China, baby. Diba? Eh, kaso ang problema eh. Diba? Anong sinabi? Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Ah, di ba? Oy, andiyan pala si Boss Mike Cervera. Ako na. Easy, easy. Kalma lang. Easy. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe at nakakatira kay Mark Cervera, pakitira nyo na nga yan. Pag hindi nyo tinira yan, kayong titirahin yan. What the fuck? Okay, tuloy natin. Magandang hapon, Mike Cervera. At sa mga kapatid pa natin vloggers dyan, shoutout sa inyo dyan. Magparamdam lang kayo at kayo ma-promote natin sa channel natin. Huwag kayo magtago dyan. Tuloy! Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Personal daw. Ano ka ba? Senador ke. Eh, paano naman yung nararamdaman at paghihinagpis ng mga biktima at mga naargabyado? Wala kang pakialam doon, sir. Kung ako sa'yo, mag-resign na kayo. Sabi nga ni Rapi Tulpo, di ba? Ang kakapal ng mukha nyo, kung ganunin lang, eh di mag-resign na kayo. What the fuck? Di ba? Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama. Hindi daw usapin ng pagkakaibigan, pero ito ay personal. What the fuck?
Pagkaibigan mo ang isang tao, meron kayong personal na relasyon sa isa't isa. Lalo na kung kayo ay mga BFF. Ano ba, Robby? Ano sinasabi mo? Easy. Nakakaloka naman to si Madam. Este. Ito ay personal. Pero, pero nako talaga naman. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Okay. Easy. Shoutout sa mga kabatas natin dyan ha, at mga kayubi. Shoutout mga kasawsawan sa Discord at mga kaarmados. Eto nga. Yung... Hi, Mama Mi. Isa-isayin natin yung mga sinabi niya, partner. Sige, go. Simple lang naman. Hmm. Yung presko niya, partner, ipinaliwanag niya kung bakit, partner, ha? Ayaw niyang ipakontemp. Okay, itong si Pastor Apollo Kiboloy. Sabi ni Ruby Ann Borromeo, parang naging inutil ang mga Army at PNP sinasabi niya. Parang sila lang yung lumaban. Sabi naman ni Banatbay pala, may nag-send sa akin eh. Hindi daw ibig sabihin na sinabing lumaban si Robin at si Kibuloy ay gumamit daw ng armas. Understood naman na yun. Hindi naman na kailangan pag-anuan pa, pagtalunan pa yung sinabi. Di ba? Isko naman. Pinapamukha mo na namang magaling ka kahit hindi ka naman magaling. Banatbay, isa ka rin. Engot ka rin eh. O, tuloy natin. Para sa kanya, ito ay isang bayani. Easy. Biktima lamang. Biktima pa pala yun, ha? Nak ng kamote, ng butas, tas biktima. What the fuck? Okay, bakit? Bakit? Eto nga. Parang kala ko pick up lines eh. Bakit? Bakit? So, eto nga. Alright. Sabi nga ni Senator Robin Padilla, amid attempts to issue a contempt order against, para sa kanya, Pastor Apollo Kiboloy as a hero and a victim. He explained that his efforts to block the Senate panel on women's contempt order against the SEC leader are nothing but a show of democracy. Okay. All right. Mm-hmm. May sarili akong dahilan. Mm-hmm. Ito sinabi niya, partner. Ang sarili kong dahilan para sa akin, naging biktima si Pastor. Kasi, ginagaya pa ni Sir Ruta. Nilabanan niya. Ganun, partner. Sa ano, bulsa? Hindi, nakaupo eh. Pati ba, pag nakaupo, ganun pa rin ba? Nasa bulsa pa rin ba? Hindi pa mahirap yun. Ay, hindi, partner. Huwag na ganun. Nakaganyan siya sa podium. Nakaganyan. Ayan. Siga. Mahirap. Bababa yung lamesa. Mahirap gayahin. Nag-iisa yan. Para sa akin, naging biktima si Pastora kasi nilabanan niya ang New People's Army. Yan ang sarili ko. Okay. Sabi ni Senator. Salamat, Kishi. Mo Angeles, shoutout po. At thank you from Bahrain. Wait lang, Kishi. Papalusutin ko lang tong linya. Hindi deserve para sa mga mata ko na ang isang taong tingin kong bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko, eh ganitong klase, papayagan kong maiskandalo? Doon pa lang mapapa, what? What? Napaka-selfish nyo ah. Grabe ka talaga, Binoy. Teka muna. Sabi ng sana. Teka muna. Oo. O, tapos? Teka muna. Okay. Now, sabi pa niya, meron tayong korte. At ang korte natin
Yan ang simbolo ng hustisya, ng justice. Sa kanila ang justice. Walang pinakamagandang avenue para humingi ng hustisya ang mga biktima kung meron. Mm. No, kung meron. Oh. Mm. Meron ba? Mm. Oh. Ang biktima. Okay. Okay. Tapos na. Meron pa. Meron pa. Oh, wait lang. Kalma lang. Hindi pa ako tapos. Oh, kalma lang. Kalma lang. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Salamat, Kishi. Hindi ako naniniwala in aid of legislation. Makakagawa tayo ng mga bill ngayon na map. Sir Rod, ano to? Drama sa hapon ba to, Sir Rod? Apektuhan ang Kingdom of Jesus Christ. Religion yan. Sana naintindihan nyo. Hmm. Meron pa ba? Hmm. Wala na. Ayan. Okay. Yun lang? Okay. Meron pa. Ano ba? Okay. So, magkaiba. Ha? Sa posisyon namin. So, wala akong sinunod. Ito kasi, may mga lumalabas daw partner na mukhang may bumubulong rito. Sa mga pangyayaring nagdaan, itong nangyaring pagkakaroon ng press conference ni Senator Robin Padilla. Sino nga kaya ang nasa likod o meron nga kayang tao sa likod nito upang magbigay at magpayo ng kanyang mga saloobin patungkol sa kanyang kaibigang si Pastor Kibuloy? Ating tunghayan at tuklasin gamit ang siyensya at pagkamaparaan, pati ang lapis at papel. Dito lang yan sa Scene of the Crime Cooperatives. Yeah. Salamat, Ruby Ann Borromeo. I love you. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Kay spirito. Senator, hindi, ah, hindi. Buhay pa si Pangulo. Alam mo, spirito? Buhay pa. Si dating Pangulo. Wait. Parang alam ko talaga, spirito. Binubulungan daw siya ni dating Pangulong Duterte. Kasi may spekulasyon daw na lumalabas sa social media. Na inutusan lang siya. Ito ay inutusan lang by someone. Ano sagot niya? To object. Sa Senate panels on women's motion. Ang sagot niya? Ang sagot niya, magkaiba yung posisyon namin. Mm. Wala akong sinusunod na may nag-utos sa akin. Ah. Revolusyonaryo! Ah. Utusan lang. Oo. Revolusyonaryo daw siya. May ano pa? Yun lang? Sayang naman ang bigot. Ayun na! Kung ganun-ganun lang sa tenga, uupangan kita. Maniwala ka sa akin. Bigote talaga eh, no? Kakaloka. Wala akong bigote. Bigote. Sayang ang bigote! My gosh! Wala. Sige! Di ako utusan ng kahit sino. Really? Ayun. Sige. So yun ang ano to. Sino ba yung advisor? Sino nakakakilala? Wala po tayong sinasabi na siya yung nagsabi, ha? Sa tingin nyo ba, sino ba ang advisor ni Robin Padilla pagiging senador? Kasi hindi naman siya, alamin na natin, hindi naman siya nakapagtapos. Kay Senogami, ito naman. Tampo ka agad, sampaling kita eh. Yung mga hindi pa nagla-likes dyan, sabi ko sa inyo, susumpa ako kayo, magkakaroon kayo ng pigsa sa noo tsaka sa burnik. Mag-like naman kayo. Sino kaya ang kanyang mentor? Sino kaya ang kanyang tawag dito, tagapagbigay ng mga legal na ulat? Si Mariel daw. Hoy, loko-loko ka, Goliath Online. Ano si Mariel? Tumigil kang. Attorney Claire, Attorney Horado and Chief of Staff. Ay, ganon. Mariel daw.
Grabe naman. Shoutout po Attorney Claire, ha. Hindi ko alam nandiyan pala kayo nanonood. Di ba ang ganda-ganda ko? Mas maganda, ay hindi pala, mas magkasing ganda tayo. Di ba? Saan nyo nabili yung lip tint nyo? May tinda ako. Dalayin natin. Natatense na naman ako. Andiyan yung sister nating attorney. Hello po. Magandang... So, pakisubscribe nyo si Attorney Claire. Ha? Kung ayaw nyo, sasampalin ko kayo dyan. Wala naman tayong sinasabi. Pero syempre, alam natin na si Robin Padilla ay hindi naman nakapagtapos. Siyempre, alangan namang sariling sikap talaga, mag-aaral sa sariling sikap. May magtuturo at magtuturo, di ba? At hindi siya pwedeng basta-basta makapag-desisyon ng, alam nyo na, o ngayon, kung sa kanya talaga, what ay magagawa? Walang pangluta drip yan, ganda mo na. Easy, easy. Thank you po. Naiyak-tariya ko. O, subscribe niyo sa Attorney Claire, ha? Thank you. Mga kabugeras, mga kaeksena, ha? O, tuloy natin. Ay, nako. To, no? Yan ang pinakasama rin ng news partner. Ang buod no, ng kanyang press conference, kaugnay nga no, sa kung ano ang dahilan. Sige. Kung bakit tumututol sa partner. Sa nais na mangyari, na mapakontempt at the same time, ma-issuehan ng warrant of arrest. Ma-issuehan ng warrant of arrest si Pastor Kibuloy. Pastor Kibuloy. Okay. Kasi so far, ilan na ba ang nakuha niyang suporta rito? Ito yan, partner. Mamaya, i-ano natin. Sige. I-surprise natin. So, dito muna tayo sa press con. Oo. Sige. Sabi niya kanina, partner, hindi daw niya yung ginawa, hindi dahil sa kaibigan niya. Tama po kayo dyan. Malalim na pagpupugay at paghingi ng paumanhin sa kanya, ako talaga nakikiusap lagi sa kanya at humihingi ng paumanhin kung ako'y sumasalungat. Wait lang po, Johnny come late, wait lang ha. Maganda to part na to, wait lang po ha. Hindi sa kadahilanan na gusto ko siyang sagasaan, o ano, kung hindi yun ang pangalan ng demokrasya dito. Demokrasya, tol! Sa Senado. Kaya... anuman ang kahinatnan nitong aking motion na bawiin sana yung contempt, ang mahalaga sa akin dito, pinaglalaban ko to kasi demokrasya ito eh. Magkakaiba tayo ng prinsipyo, hindi ito usapin ng kaibigan ko, si Pastor. Hindi yon, walang ganung klaseng hiwalay yon. Yun yun ah. Hiwalay. Ginawa ko to, hindi dahil sa kaibigan niya. Shoutout po, Tita Hilda Enriquez. Hiwalay daw. Johnny come lately, wait lang ha. Tuloy natin. Hindi naniniwala siya kay Pastor Kibuloy. Okay? Sabi mo nga, naniniwala siya dalaki paglaban sa NPA. Nagiging biktima si Pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Alam nyo, ang hirap intindihin nung sinasabing paano naging biktima si Pastor Kibuloy dito. Paano siya naging biktima? Bigyan niyo nga ako ng paliwanag kasi hindi ko matanggap yung pinapaliwanag ng isang vlogger na Banatbay na dahil daw nahusgahan na daw si Pastor Kibuloy. Kaya daw biktima daw yun yung binibigyan din eh. Dahil pinagbintangan na daw, naakusahan na daw. Bigyan nating balik tanaw. Kagaya rin ng naging content nila Attorney Claire na ni-research nila. 2018 lumabas na, 'di ba? At meron nang wala pa yung presidente natin ngayon, wala pa yung Senate hearing ngayon nung panahon pa lang ng campaign lumabas na yung mga akusasyon na sex channeling. Marami nang may mga kaso na nanggaling sa Amerika. Hindi ho ang estado ng Pilipinas ang naghusga at nagparatang. Kaya nga nakabuo ng committee ngayon para imbestigahan ni Rizal Ontiveros dahil doon. Hindi po yung estado, ang Senado ang nagbigay ng maling-maling o ng pag-aakusa. Naintindihan niyo ba? Para sa akin ha, balikan niyo yung issue na pumutok noon, 'di ba? Sino ang naglabas? Tayo ba? Hindi naman. Kaya ngayon, etong si Ontiveros bilang senador,
Nakakuha ngayon siya na kailangan nating malaman kung totoo ba talaga yan. Eh naglapitan sa kanya ngayon yung mga sinasabing testigo, mga kung ano-ano pang ebidensya. Eh ang problema kay pastor, ayaw umatin, binaliwala yung batas natin. Tapos pinapalabas nila, eto nakakatawa eh. Ginayagaya lang nila yung nangyari kay Bantag at kay Tebes. Pare-parehas ng style. Hindi ho ba? O tuloy natin. Yun ang sarili kong ano eh. Wala tayo. Hindi deserve. Para sa mga mata ko. Ng isang tao ang tingin ko bayani. Sa pakikipaglaban niya sa komunista. Na naging kasama ko. Eh, ganitong klase, papayagan ko, ma-iskandalo. Teka muna. So, tanong natin. Paano nakipaglaban? Kasama siya. Sabi niya. Paano kayo nakipaglaban? Kaya ba meron kayong... Well, ako, hindi ko pa nakita kung may baril si Pastor Kiboloy. May baril ba si Pastor Kiboloy? Pero, mga kayubi ha, tandaan natin. Di ko alam kung, Phil, nandiyan ka naman sa Davao eh. May nabalitaan ba tayo may baril si Pastor Kiboloy? Maliban sa sinasabi ni Mr. Las Cañas saka ni alias yung nag-testify. Diba? Yung nag-testify na nakita niya, yung ano yung gardener, na nakita niya na meron nilalatag na mga armas. Si. Si Pastor Kiboloy at kinuha ito di umano ni dating Pangulong Duterte at saka ni VP Sara. Pag dumadating po si Kiboloy sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. Wait lang, kukontrahin natin. May nagsasabi naman dito, sasabihin ko na pala yung pangalan. Sinasabi naman dito ni Bukeke na sablay daw tong testigo. Bakit daw si Kiboloy daw ba ang nagbubuhat ng bag mismo? Hindi ba dapat daw may bodyguard? Di ba? Ay, tingnan natin kung gaano katotoo ang sasabihin nito pagka napunta na to sa korte. Pero para sa akin, matik na eh, understand mo na yon na siguradong may magbibit-bit nun. Nung baril na malalaking bag daw. Ang gano'n-gano ni Kiboloy, bag malalaki, parang nagka-camping. Parang nagka-camping ba, ganun ba? Oo. Meron lang, yun lang yung gusto kong bigyan ng linaw. Ano ba talaga, Mr. Witness? Di ba dapat naman talaga, may alalay siya. Di ba? May taga-bit-bit siya dapat nun. Kung si Kiboloy, bigat-bigat nun. Di ba? Ilang bag, tapos malalaki, puro barel, mabigat yun ha. Nabuhat ni Kiboloy yun. Tanong ko lang. At nilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag. Ayun! Yun na, dala na po nila yung bag. Oh, sige. Hindi kasi ako nalilinaw. Gusto kong malinawan doon eh. Dapat malinaw yung sagot doon. Sino ba ang may bitbit? Si Kiboloy ba talaga o may taga-bitbit? Ulitin ko lang konti ah. Former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Yun nga yung sinasabi natin na understood na yun. Di ba dapat may taga-bitbit naman talaga si Kiboloy? Oh. Sinabi niya lang siguro para mas direktang matukoy kay Kiboloy. Tapong bag na nilalagyan po ng mga baril. So ano yung sabihin nun? Meron ba? Meron ba? Okay. May nakitang armas. Ah. Yun ba yung mga ginamit sa... Yun ba? Kaya sila kaya makipaglaban. Pero yun ay ano pala, wala pa namang ebidensya. Kaya nga gusto kong tanongin si Senator Robin. Oo. Ano ang pruweba mong nakipaglaban? Sa salita ba? O sa action? Oo. Okay? Well, ako partner, sa tingin ko. Ano? Sasabihin ko kung paano. Paano? Ginamit niya yung kanyang network. Yun nga, eksakto, Mr. Rod. Alam natin yan na yung programa sa SMN ay nakasama ang laban kasama ang bayan.
yun nung panahon na bago pa magtagpo ang election noon o campaign period bago pa pumasok, 'di ba? Naririnig na natin 'yan, kino-content ko nga yung ano na 'yan eh, paglaban nila sa NPA, eh. 'Di ba? Oh. Sabihin na nating nakipaglaban si Pastor gamit ang channel niya, yung kanyang reach ba, yung estasyon niya. Kaya nga madalas silang na i-issue at na nababalita sa pagre-red tag sa mga tao, 'di ba? Oh, naalala niyo 'yon? Maraming issue about red tagging na nanggagaling sa SMNI. At dahil nga nandun, sila ka Eric at si Dr. Abadoy, noon sila yung mga opisyales ng NTF-LCAC. Tama? Oh, yun siguro yun, yung sinasabi. Yun lang. Yung, salita nga lang. Oh, salita. Salita lang. Oh. Oh. Walang ngayon, hindi... Wait lang, Atty. Clara. Ako muna. Hindi si Kibuloy ang nakikipagbakbakan talaga ng ano, ng laban kasama ang alin? Sundalo. Hindi siya. Hindi naiintindihan ni Banat Bay eh. Ang gusto niya mangyari, iba. Oh. Kasi yung mga nagko-comment sa kanya doon sa live niya at yung mga ibang mga sabi na nating anti, di ba? May nagko-comment doon na hindi naman maawak si Kibuloy ng Baril. Siya ba nakipaglaban doon at eh, mga sundalo dapat ang kilalaning bayani dyan. Hindi naman siya. Oh. Di ba? Personalan. Yan ang sagot ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy matapos buweltahan ni Mag. Saka hindi naman din, siya lang yung may-ari, siya yung may istasyon. Pero ang bumabanat sino? Pero hindi natin tinatanggalan na may mga nagawang maganda yung programang NTF-LCAC sa paggawa ng mga aktibidad o pagbibigay ng mga ayuda o pagpapasuko, okay yun. Pero kung sasabihin mong bayani na nakipaglaban talaga, eh itong mga sundalo na talagang nakipagbakbakan na talagang tumutugis at tumuubos sa mga NPA, sila, verbal sila, para lang i-booking. I-booking yung mga nalalaman ng dating kadre na si Ka Eric. Yun yung naging laban nila eh. Yun yung ginagawa ng estasyon nila. Pero hindi nakipaglaban si Kibuloy ng baril-baril na ganyan. Paano naging bayani si Kibuloy? Kung tutuusin nga, ang dapat mga bigyan ng award dyan, si Ka Eric, kasi siya, sumuko, naging testigo o tumitestigo, binibigay ang lahat ng kaalaman laban sa mga kasamaan niya dati. Yun pa pwede. Pero si Kibuloy, hindi. Para magiging bayani yan, bayani ba yun? Direk eh, kasi sa channel niya nagsalita eh. Kung wala yung channel niya, di ba? O bakit? Bilang Pilipino, hindi mo ba obligasyon na ipaalam sa otoridad o sa taong bayan yung totoo? Di sa lagay pala, ginagawa mo pa lang nanto parang pagsusumbat din kasi ginagawa mo yun ngayon, bayani ka. Agyo City Mayor Benjamin Magalong, kaugnay ng umanay red tagging sa programang sa SMNI. Git ni Kibuloy, hindi niya pinipersonal ang alkalde at gusto lamang niyang malinawan kung saan talaga kumakampi si Magalong. Handa rin daw silang interviewin ang mga aktivista kung talagang hindi sila kakampi ng New People's Army. Panawagan pa ni Kibuloy kay Magalong kung dinahin ang CPP-NPA-NDF kung talagang hindi siya nakikipagsabwatan o nagtatraidor sa bayan. Siya lang naman ang hinihingi natin sa kanila. I-condemn nila ang atrocities ng NPA. Pahayag ni Magalong, sinabi niyang dismayado siya sa umunay pagsira sa kanyang reputasyon matapos siyang tawaging traidor at walang prinsipyo. Matinding insulto raw kasi para sa kanyang katapatan at pagsisilbi sa bansa ang akusasyong tinalikuran niya ang panghabang buhay na pakikipaglaban sa Communist Party of the Philippines at New People's Army o CPP-NPA. Mm. Paliwanag pa ni Mayor Magalong, pinoprotektahan lamang niya ang mga kabataang aktivista sa Baguio laban sa pag-usig at harassment. Hindi naman doon kasi nangangahulugan na ang youthful activism ay pagyakap sa komunismo. Sinusubukan pang kunan ng News 5 ng pahayag si Badoy, pero wala pa siyang pahayag. Public apology for... Pastor Apollo si Kibuloy publicly apologized to Baguio City Mayor Benjamin Magalong after the latter accepted an interview on SM9 News to clear his side on the alleged alliance with the CPP-NPA-NDF. What the fuck? What the fuck? Ang galing eh, no, nanira tapos biglang in the end of the day, nag-sorry kasi hindi pala totoo. Diba? Oh, ano nangyari, Kibs? Akala ko ba?
Sira, sira mo yung tao, tapos ngayon, sorry-sorry ka dyan. Oh. So, our public apology for hurt your feelings, Mayor, ay, yun po ay dinamdam din namin na baka nasaktan na. Ito nga, di ba? Ito, na-realize ko na to eh. Nung medyo lumiliko na yung SMNI, na-realize ko na it. Kasi pinagtatanggol ko sila noon eh. Na, dahil ayaw ko nga ng mga NPA. Siyempre, nagre-red tag sila na mga komunista to, komunista yung ganyan. Tapos, nagkakabanatan na ang ingay sa social media tsaka sa news na itong SMNI nagre-red tag. Kasi nga, tinuring kong kakampi ang SMNI noon eh, noong panahon ng kampanya. Dahil siyempre, makagobyerno sila, di ba? So ako naman, pinagtatanggol ko. Diba? Tapos, ang lagi kong sinasabi doon, eh, dapat, kasuhan nyo na yung SMNI. Tapos, ang SMNI naman, huwag kayong red tag ng red tag. Alam nyo na pala eh. Bakit hindi nyo pa, kung ano mang action ang gagawin, magsampa, magano, diba? Paimbestigahan. Ang nangyari kasi sa SMNI nga nun, red tag, red tag, red tag, red tag. Diba? Pero wala namang ginagawa din. Parang si Maharlika, ganun din. Revelasyon, 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 akusasyon, akusasyon, akusasyon. At the end of the day, wala. Nga. Di ba? Oh. Maming kayo. Controversial Davao-based pastor Apollo Quibuloy red tags presidential aspirants Vice President Lenny Robredo, Manila Mayor Isko Moreno, Senator Manny Pacquiao, and members of the Makabayan Bloc. Quibuloy calls them communist lovers and the lawmakers... Sa Makabayan Bloc, agree pa ako. Pero yung the rest, hindi naman niya pinatunayan yung mga yan eh. Wala naman siyang pinatunayan dyan sa mga yan eh. Oh. Kamatayan Bloc. In a program on its Sunshine Media Network, the pastor alleged that the politicians forged alliances with the Communist Party of the Philippines. Quibuloy is critical of Robredo's position backing the abolition of the government's anti-communist task force, NTF-ELCA. Robredo's spokesman, Barry Gutierrez, says Quibuloy's accusations are nothing but a complete lie. Moreno, who was part of the delegation to observe the peace talks between the government and the NDF, denies he is a communist or is pro-communism. General Santos Counselor Franklin Gacal Jr., Pacquiao's legal advisor, says allegations made by anyone who claims to be a deity should not be taken seriously. Bayan Muna, which is part of the Makabayan Bloc, calls Quibuloy's tirades as reckless and baseless. The Makabayan Bloc says they monitored over 288 videos wherein Sunshine Media Network International hosts uttered red-tagging remarks against progressive groups and... Konti lang. Easy. Konti lang pa yung red tag nyo. Ilan na napatunayan ng red tag nila? Yun ang nakaka-disappoint dahil akala ko nung panahon na okay sila, yung kare-red tag nila, may mga basehan sila. Yung kaya nilang patunayan. Pero sa paglipas ng panahon, wala nang mang palang napatunayan. 'Di ba? News on some lawmakers. During the House Committee hearing on legislative franchises, Kabataan Representative Raul Manuel says the videos were published on SMNI's old YouTube account back. Manuel adds that the SMNI allegedly aired a news item saying that his family has condemned him for his advocacies, which he strongly refutes, saying that the network also disseminated invented information. The lawmaker recommends to the committee to investigate not only SMNI's franchise, but also their program's accounts scattered on various online platforms. Hindi ng dalawang isip si Pastor Apollo C. Quibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ sa pagmungkahi na tuluyang pagpapasara ng Universidad ng Pilipinas at pag-aalis ng subsidiya dito dahil sa pagkakasangkot ng UP sa mga pag-aaklas laban sa pamalaan. Sinang-ayunan ko pa yan, hindi ko tinatanggi, sinang-ayunan ko pa yan, sabi ko okay yan para mawala yung mga MPA dyan. Pero siyempre, nag-aantay tayo ng hakbang, ebidensyang lalabas nila pa o para maisagawa yung gusto nila mangyari. Kasi naniniwala nga ako sa kanila dati, totoo yung mga binubunyag nila eh. Tapos in the end of the day, wala palang napatunayan, iyak. Tunghayan natin ang detalye ng balita. Dalawang solusyon ko yan. Number one, isarado yan. Gumawa ng isang bagong university na i-vet lahat ang mga teachers at saka students. Pangalawa, alisin ang government subsidy dyan sa UP. Gawin na lang secular university yan na ang mag-aaral silang magbabayad ng tuition nila. Ito ba ang pamamaraan ng kanyang pakikipaglaban sa mga sinasabi mong CPP-NPA? Ang pagre-red tag? Eh, tanongin natin kay Banat Bay. Eh, di ba galit din sa red tag si Banat Bay? O Banat Bay, ayan ba yung bayani? Yan ba yung dapat nating kung kayo may utang na loob, kayo na lang.
Oh. Kasi 'di ba doon nagsasalita, doon nagsasabi. Mm. Sina kasi 'di ba may programa si dating LKK. NTF LKK. Oh, NTF LKK. Oh, laban sa kakampinan, kakampinan bayan laban sa something. Basta 'yon. Basta 'yung programa na 'yon. Na? So, pinangungunahan. So baka doon nakita ni Senator Robin na may advokasya din si Senator, si Pastor Kiboloy para sa pag-ano partner, paghihinto at pagtigil. Yun lang? Oo. Okay. Insurhesiya na nangyayari sa ating bansa. Pero partner, linawin niya yan. Oo. Masyadong malabo. Paano niyang di-describe para maging hero si Pastor Kiboloy pagdating sa pakikipaglaban sa komunista? Mm-hmm. Una, tap-tanungan natin. Oo. Umawak ba ng baril yan? Mm-mm. Diba? Ikaw, Senator Robin, pumawak ka ba ng baril? Mm. Well, totoong meron. May baril. Meron ka pa mga baril. Baril na hindi dapat nasa sayo eh. Oo, may baril po, may baril. Confirm. Diba? Mm-mm. Yung mga long firearms na hindi ka qualified. Nakaw, alam nyo ba? Nakaw! Easy. Wala pa yung batas, pero meron na si Robin Padilla'ng matataas na baril. Anong sabi? Di ba kagabi, binalita natin, semi-automatic lang dapat ang nasa pagmamay-ari ng sibilyan. Sibilyan pa rin naman si Robin Padilla dahil hindi naman siya alagad ng batas. Pero makikita sa kanyang video noon pa ay merong malalakas na kalibre ng barrel. Oh, asawa niya daw yan eh. Magdala, meron ka. Paano kang nagkaroon? Kaya ito ang mga salita ni Senator Robin, ingat siya kasi babuelta sa kanya yan. Oo. Diba? So nakipaglaban ba kayo? May armas ba kayo? Mm-mm. Diba? Pangalawa, si Pastor Kiboloy ba may barel? Tandaan natin, Senator Robin. Diba? Sabi mo, biktima. Alam mo ba, inaral mo ba yung nahuli kay Pastor Kiboloy sa US, sa Hawaii, 2018 pa yun, February 2018. Alam? Hindi po nila siguro inaral yan, malamang. Pati po yung vlogger na nasa Amerika, hindi po yata alam ni Maharlika yan, Attorney Claire. Wala po silang alam dyan, nagbingi-bingihan po sila dyan doon sa 2018 na kaso na yan. Alam mo ba? Kaya hindi pwedeng itanggi or talagang napaka-posible na may pagtugma doon sa nagsasabi na may daladalang baril si Kiboloy. Di ba? Kasi nga 2018 pa lang may nahulihan na eh, may dala. Bukod sa perang bulto-bulto, may dalang baril. Easy. Nagdadala ng baril? Ano yan? Na maliban sa $330,000 parte na nakuha sa jet niya. Oo. May mga parte ng baril na nakuha para pwede makapag-assemble ng rifle. The Cessna Citation Sa. Ito, Banat Bay, alamin mo rin to eh, sa kape. O, Maharlika, Bukeke, ito rin, di mo rin alam to eh. O, sino pa? Was about to leave for the Philippines Tuesday morning when Customs and Border Enforcement agents boarded the private plane for inspection. Court documents say they found about $350,000 in cash. Sources say they also found parts to assemble military-style rifles. Oh, parts po ah, mga parte para makapagbuo ng isang military rifle. Wow. On board, 6 people, including Apollo Quibuloy. Alam mo ba yun, Senator Robin Padilla? So, kung ito ay nahuli sa Hawaii, partner, hindi ng komunista. Mm-mm. O, paano mo siya matatagni? O, paano mo siya makokonek? Diba? Don't tell. Ibig mo ba sabihin, gawa-gawa yung kwento sa US? Diba? O, pangalawa, partner. Paano mo masasabi na biktima si Senator si Pastor Kiboloy kung mismo yung tao niya sa US, na si Felina Salinas, ay umamin sa korte, Mm-mm. na yung pera na $330,000, eh kay Pastor Kiboloy.
dadalhin from Hawaii papuntang Pilipinas na bawal. Uh-huh. Ayun siguro yung mga collection ng mga tights, no? What the fuck? What the fuck? Ang laking pera noon. Saan galing yun? Nagtatanong lang naman ako. Yun po kaya yung mga bigay-bigay ng mga miyembro, yung kota-kota? Ganong kalaki, ang dami naman pira niyan. Easy. Wow, ah. Astig, ah. Oh, kaya nga may kaso ngayon na bulk cash smuggling. Oh. At ang ipinarusa lang partner kay Felina Salinas ay false testimony. Dahil umamin. Oh. Hindi nga niya yan nakikita, partner. Oh. Ano, bakit? Bulag? Bulag po talaga. Judy Rose de la Cruz at Johnny Come Lately, maraming salamat. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kalma. Tuloy. Ang kanyang kinokonek lang, partner, between dito sa hearing sa Senado, plus, siyempre, partner, yung kanyang dahilan kung bakit tutol siya na ipakontempt. So, yung ano to, yung mga kaso dun sa ibang sa bansa, sa US. Wait lang ha, may basahin lang tayo. Sabi ni Kadama sa Jordan, direct, sabi ni Arlene Stone, yung isa sa mga nahuli sa Amerika, pinsan daw ni Robin. Hoy, huwag ka mag-aakusa ha. Huwag ka mag-aakusa ha. Baka mamaya fake news tayo dyan. Pinsan ni Robin? Ba? Baga, huwag natin paniwalaan yan. Yes. Asya pa ke? Oo. O, kaya nga. Kasi, baka sinasabi ng ating butihing senador. Hindi po. Nakapokus lang si Robin Padilla dun sa kanyang pagbabayad ng utang na loob. At hindi po sila magkaibigan. Mas mahigit pa sa pagiging magkaibigan. Yun ang sabi. O, tuloy natin. Hindi naman nangyari yon dito eh. Hindi gamitin niya muna yung utak niya, partner. Hindi pwede magkaka... Hala, grabe naman siya, Attorney Claire, oh. Gamitin ang utak. Ang hard mo naman, Attorney Claire. Hiwala yan. Mm-mm. Diba? Ito, hindi pwede magkakahiwala yung nangyari. Nandun naman ang kaso eh. Na-file na ba? Exactly. Yan ang problema dun sa mga iba na pinagtatanggol pa rin at pinipilit pa rin nila na inosente o dahil nahusgahan si Kibuloy. Kaya nga po, eto na nga yung ebidensya. Mag-ano po kayo, mag-research po kayo. Meron na pong kaso si Kibuloy at pwede nyo nang ma-connect kung may katotohanan yung mga naglabasang mga issue. Bakit hindi nyo po ikina-count yung mga issue? Yung mga nagdaang issue o kaso. Diba? Oh, kaya nakakapagsalita yung mga tawag dito, sabihin na nating senador o mga news outlet, 'di ba? Lalo si Ontiveros nakakapagsalita ng kasong ganito, kasong ganyan kasi merong ugat, 'di ba? Oh. May warrant na ka pala, no, 'di ba? Indictment na warrant na. Oh. So, ulitin natin dun sa mga hindi nakakaalam po ano. Dito mga kaeksena, by research dito sa programa nila Attorney Claire na usapang batas, 'di ba? Ito yung kailangan niyong malaman eh. Sa mga pahayag o yung interview ni Kibuloy at yung kanyang statement na audio recording, pinapakita nila at pinapaintindi nila sa taong bayan na sila daw ay ready na, handang-handang sagutin. Ngunit, subalit, bakit, dadapwat, naipit, ay idinidelay daw o iminumove ng bansang Amerika. Ito yung kaso sa Amerika. Gusto na daw nilang sumagot at kumbaga, bring it on! Ganon. Yun ang sabi. Antay lang daw sila ng antay. Nagugulat daw sila bakit namumove. Pero nung ini-research pala,
sila pala ang totoong nagpapa-risked o nagpapa-move. 'Di ba? At ang sabi nga, kung sabi niya eh, wala naman silang kasalanan kaya gusto na nilang ano, matapos 'yan, nag-aantay lang sila. Pero baligtad. Sila ang nagsabing hindi pa sila ready diyan sa Amerika para harapin yung kaso. Eh, kung wala nga ang kasalanan at wala ka naman talagang ginagawang mali, takbo ka na sa Amerika, linisin mo na yung pangalan mo. Eh, bakit dito ka sa Pilipinas, gusto mong linisin ang pangalan mo? Di ba? Oo. Oh. Eh, nandun naman yun sa ibang bansa. Kaya, sinasabi nga niya rito eh. Ah, korte ang tamang lugar. Kaya? Korte, korte. Ano ba yung sa Amerika? May korte doon, di ba? Inaantay na kayo. Kayo lang ang pa-reschedule ng pa-reschedule. Tapos pagdating sa Pilipinas, handang-handa na kami sa lahat ng akusasyon. Dalin nyo yan sa korte. Magunin nyo sa korte. Unahin mo muna yung sa Amerika. Oh, di ba niloloko tayo? Niloloko ng taong bayan? Nagpapabida pa na ready-ready na. Yun pala naman eh, sila yung nagdi-delay sa kaso nila rin. Tas dito ngayon, bidang-bida. Di ba? Oh. Hindi alam nung ibang mga vlogger ni Kibuloy siguro to. Yung mga nagtatanggol kay Kibuloy. Oh. Yun, oo. Kaya nga, Senator Robin, korte! Ang sabi niya rito, diba? Meron tayong korte at ang korte natin, yan ang simbolo ng justice. O, oh, tama! I agree! Oh. Pero, may kaso na sa US sa court. Oh, manarinig. Pakinggan nyo ito mabuti, yung mga pang-kibs dyan. Korte! Oh. Bakit di siya pumupunta? Ah, attorney, paliwanag nyo nga. Ba't di siya nag-a-appear? Kailangan pa ng extradition? Kung wala kang kasalanan, you don't have to wait for the extradition. Ibig sabihin, ayaw mong umalis sa Pilipinas. Mm-mm. Kung kukuha ka ng protection sa Pilipinas at kailangan pa extradition bago ka isuko. Oh. Tapos dito sa Pilipinas, nagyayabang. Diba? Anong sinasabi sa taong bayan? No. Sasagot kami! Ready kami sa kahit ano-ano. Dali natin sa korte. Easy. Diba? Ginigipit nila ako. Diba? Anong sabi niya? Oh. Kasi bago kayo suko, magkakaroon pa ng hearing for extradition. Uh-huh. Oh, eh diba? Korte na yun eh. Oh. Oh, binobolontaryo mo, Senator Robin. Dapat sa korte. O sige, unahin na natin yung korte sa US. Mm-mm. Diba? May kaso dun eh. Oh. Eh bakit hindi siya pumupunta? Kung ako dyan kay Risa Antibera, sige na, putuli na natin itong investigasyon sa'yo. O itong hearing na to. Pasa ka na lang namin dyan sa Amerika. Tingnan nyo yun. Lalabas kaya yun. Easy. Ginagamit niya lang itong issue dito sa Pilipinas, yung kaso, na may kaso rin dito siya. Ginagamit niya lang yan, pamblap lang. Oh, eh kung hindi, di sana nagpakita na yan. Kung wala talagang kasalanan, nagpakita na yan. Oh. Biktima pa rin ba si Senat si Pastor Kibuloy? Ha? Senator Robin, pakisagot nga to. Diba? Pangalawa, partner, sinabi niya ganito. Oo. In aid of legislation ba to? Hindi siya naniniwala. Pangalawang punto, in aid of legislation, pagka inisip ko. Ah, inisip daw. Attorney Claire, nag-iisip naman pala po. Ginamit naman pala po yung utak. Sabi niyo kanina gamitin. Eh na. Kapag ito ay pinag-usapan natin ng palalimin natin, ng palalimin ng... Kung papalalimin, di mapupunta tayo sa kaso ng 2018. O eh, ano nangyari dyan? Sige, palalimin natin. Anong sasabihin nyo? Umaabot sa iskandalo. Eh, parang, para sa akin, ano, malinaw na, ano ba to? Parang sa konstitusyon natin, meron talagang paghihiwalay ng Estado at religion. What the fuck? Isa na namang kasablayan to. Diba? Alam na alam nyo na, napakalaking kasablayan ang sinabi mo rito, Mr. Padilla. Bakit kanyo? Dito, sa nakikita ko, pagka nagpatuloy sa ganitong proseso, parang sinasaklawan na ba natin, makakaroon ba tayo ng mga panukala na sasagasaan natin ang religion? Kasi hindi naman
ang relihiyon ang sinasagasaan. Di ba? At walang sinasagasaan. Yung tao, yung individual mismo, hindi yan pwedeng pasukin ng gobyerno, ng estado. Di ba? At kung halimbawa, yung pinaglalaban yung relihiyon ay may mga anomalya at ginagawang mali, hindi yan papasok. Hindi papasok ang gobyerno. Di ba? Hindi yan makikialam kung kayo lang naman talaga ay mananampalataya. Sige, sambahin nyo yan. Pero kung ang pagsamba ninyo, ang pagkilala ninyo, kung ano man tawag dyan, ay may kaakibat na mga malinggawi o lalabag sa batas ng estado, kalokohan yung sinasabi mo, Robin Padilla, na hindi pwedeng pakialaman ng estado at paghihiwalayin. That's BS. What the fuck? Di ba? Oh. At dapat din, kung sino yung naakusuhan, lalong-lalo na sa mga pagkakataong ganito, na ang pinag-uusapan natin ay hindi lamang tao, isang tao. Pag sinabi natin kasi na si Pastor Kibuloy, religion ito. Hindi naman yung mga napapaloob doon ng kanyang ang makakasuhan, Robin Padilla naman. At hindi naman masisira yung pananampalataya nila eh. Si Pastor Kibuloy. Uh-huh. Eh yun yung relihiyon. Hala, tingin ko dapat medyo arali mo ng konti ito, Senator Robin, bakit? Hindi yung tao ang ikukonsider mo na simbahan. What the fuck? What the fuck? Hindi, attorney, kasi nga Son of God nga daw ang kilala ni Robin Padilla, kaya ganun. Diba? Hindi isang tao lang. Ibig mo sabihin, kapag kasi Pastor Kibuloy, totoong nagkasala. Mm-mm. Oh. You mean to say, ang parurusahan buong simbahan? You see. Diba? Kasi daw, hindi lang isang tao daw, buo daw, parang gusto sabihin, lahat ng miyembro ba, ganun? Parang mali naman yata yung iyong idea. Kasi, oh. Kung gagawa ba daw ng mga bill ngayon na maapektuhan ang Kingdom of Jesus, kasi kung in aid of legislation. So, ibig sabihin, okay, kung in aid of legislation, gagawa ngayon ng batas na maapektuhan. So, religion. Paano maapektuhan? May separation ba? Kasi yun ang ibig sabihin. Okay, ganito yan, may separation of religion. And, ito, Senator Robin, may lawyer ka naman dyan. Ipatanong mo muna kung ano ba yung idea ng separation of state and church. Uh-oh. Yun ang nakakalungkot, no? Wala ba nagtuturo kay Robin about dyan? O para sabihin, wait lang, bago mo sabihin yan, no? Di ba, tingnan mo isang senador, may taga-turo, yun nga lang, sumasablay pa rin. May taga-turo na, ang dami, sumasablay pa rin. Kaya ikaw, tinan mo ikaw. Para kahit papano, may laban-laban ka, wala kang laban dito sa nagsasabi mo eh. Oh. Bago ka magsalita, kasi baka di mo alam yung idea about that. Partner, yun na dinig ko kasi sa hearing ni Senator Risa, may pinag-usapan about money laundering. Mm-hmm. Diba? Eh yun nga, cash smuggling eh. Oo. Oh, yung trafficking, mm-mm, partner. Saka, iba kasi yung, ito yung nakikita ko, partner. Oo. Ano ang pwedeng mangyari kung mismong opisyal ng church ang nang-aabuso? Oo. Opisyal, ah. Oo. Hindi yung church ang pinag-uusapan, mm-mm, dito, hindi yung faith. Oo. So, ano yung take ng government dyan? Abuso ng opisyal na hiding in the cloak nung church. Mm-hmm. Na anday, churchmen kami. No. Kasi sinasabi, may separation eh. Uh-oh. Between the government, the state, and the church. Uh-oh. Okay. So, nangyayari, partner, na abuso dahil taga-church kami. Oo. Ganun ba gusto ni Senator Robin? No, yun ang sinasabi niya. Pero partner, ang separation of state and church, hindi yung iniisip niya. Ang pinag-usapan ng separation of church, hindi pwede makialam ang gobyerno Oo. Sa faith mo.
Okay. Halimbawa, gusto mo maging ano, Muslim. Mm-mm. Tapos, yung panahon kasi nung ano eh, panahon nung sa may panahon sa Rome. Mm-mm. Na hindi pwede ibang relihiyon. Oo. Lahat dapat Christianity. Diba? So yung mga ibang relihiyon, yung ibang mga relihiyon, parang inano nila, inostracize nila. Yun yung bawal. Pero teka. Ibig sabihin, partner, you have the freedom to choose your own religion. Iba talaga pagkakaintindi ni Robin Padilla nun, bawal pasukin. Yung religion, may separation nga daw between the state and the religion o relihiyon. Iba yung intindi niya. Oh, yung papakailaman to religion na to, ha? parang pantambay na paniniwala lang, eh, no? But ito bang, ano, Kingdom of Jesus Christ, religion ba to, Warren? You see? What the fuck? Oo. Sabi nila, paano ba natin maano to na isang hindi, religion? Okay. Base, syempre sa records, religion sila. Religion sila. May faith sila. Okay. But kung kulto sila, partner, it depende na yan sa practice nila. So, kung kulto yan... Wait lang. Sabi ni Buhay OFWYT Channel, yung sinasabi nyo kay Kibuloy, ako sa lang yan. Pero yung ginawa niyan sa bayan dahil sa pakikipaglaban sa NPA nung araw, di nyo matutumbasan yan. What the fuck? What the fuck? Oh, sige, ganito, debunk natin. Alin yung sinasabi mo, yung laban kasama ang bayan? Okay. Sino ang may proyekto o programa o nagtalaga o nagbuo ng ahensyang NTFLCAC? What the fuck? Hindi ba gobyerno ang dating Pangulong Duterte? Siya ang nag-ano niyan, di ba? NTFLCAC sa kanya? Tama ba ako? Hindi. Pakicorrect ako kung mali ako. Ngayon, ginrab ni Kibuloy para sa channel niya magkaroon ng programa. Di ba? Nako po, another tool po natin sa reasoning. Okay? So, doon, nagsisiwalat sila at pinapakita nila yung programa ng gobyerno. Maliwanag? You see. So, gobyerno, itinetelevise lang at nagre-red tag itong SMNI. Di umano. Yun ba ay pagiging bayani? At the first place, ang proyekto na yan ay sa gobyerno. Dagdag pa natin, yung kanilang franchise ay alin? Pribilehiyo ng ano? Gobyerno. Okay ka na, YT Channel, Channeling Kimberlu? Oh, tanungin kita, bayani ba si Kibuloy? What the fuck? Diba? Si Tita Hilda Enriquez naman makatawa, ho. Oh. Sige. Oh. Diba? Oh. Tuloy natin. Wala akong problema dyan. Pinaliwanag ko lang. Okay? Tuloy. Kulto. Hindi ko sasabing kulto, partner. Kung ang isang organization ay lumalabas na kulto. Oo. Dahil sobrang pahirap. Oo. Sobrang pahirap na naman opisyal. Ito ba? Yes, master. Baka hindi na siya religion. Okay. So, tingin ko dapat... Ano na yon? Oh, hindi ano yon. Hindi kasama yun sa freedom uh-huh. na ibinibigay ng constitution natin. Oo. Uh-huh. Diba? So, dapat, yung sabi ko nga, yung separation of state and church, uh-huh. yun lang na hindi pwede manghimasok sa'yo ang gobyerno uh-huh. kung anong pipiliin mong relihiyon. Correct. Eh paano nga iba yung dating kay Robin Padilla po noon. Oh. Pero kung ito ay umaabuso na, partner. Oo. To the point na nagkakaroon ng forced labor, oh. trafficking, partner kasi Mm-mm. from the Philippines, yung ibang minor, Oo. Work mga minor na members, Oo. Anak na members, Oo. dinadala abroad.
Peking papeles. Mm-hmm. Senator Robin, basahin mo to, basahin mo at alamin mo kung ano yung inadmit ni Maria de Leon. Oo. Siyempre, hindi na naman papakinggan ni Robin Padilla yan. Gagawa na naman yun siguro ng presko na naman o kaya ng statement. Diba? Oo. Na talaga na may make sila ng papel because of the instruction nila Pastor Kibuloy at ng mga tao niya doon. Pero po pwede bang pasukan o pasukin ng gobyerno ang mga polisiya na sinusunod o pinapatupad ng isang reliyon? Depende yun, Sir Rod. Kung meron pong nalalabag na sa ating karapatang pantao, sa ating karapatan o sa batas, pwede na po yung pasukin ng ating estado o ng gobyerno. Pero kung wala naman po nilalabag, eh bakit naman po, di ba? Oh, pero close kami yan ni Sir Rod. Depende. If it is already against the law. Like for example, okay, kung kasama yon sa kanilang pananampalataya at pagpapakita ng kanilang devotion, ang pagsasakripisyo, ang pagtitinda para yung kanilang simbahan mas lumago. Simbahan o taong simbahan? Ang simbahan nilang... Depende. Kasi kung simbahan yan, partner. Hindi opisyal na simbahan. Iba yon. You have to separate. Okay. Diba? You have to separate. Kahit nga yung corporation, partner. Iba yung personal mo, kung ikaw yung tao, ikaw yung nagmamanage, iba ka, iba yung personality mo sa church or sa company. Mm-hmm. Hindi kayo iisa. Di ba? Mm-hmm. So partner, even if it is your policies mo, but if it will be against the law. Di ba? Yan din yung pinaliwanag ko nung yung mismong nag-conference si Robin Padilla. Di ba? Ganyan na ganyan din, di ba? Oh, ang basic lang, bakit hindi maintindihan ni Robin Padilla yon, no? Talagang ano to, Robin Padilla, kain ka na ng tae para lang lunukin mo yung si pinagsasabi mo? Na nabaviolate na yung child protection law. Mm-hmm. Oh. Nagiging anti-child abuse act na siya. Oh. Hindi yun pwede. Oh. Hindi ka pwede magtago na ito yung relihiyon namin. So, ibig mo sabihin, partner, that ito relihiyon namin. Hindi, mag-o-offer kami ng body. Uh-oh. What the fuck? What the fuck? Attorney Claire, ayon nga sa mga testigo, di umano eh. May papagamit pa sa yung ano ba? Siampo ba yun? Tsaka losyon? Easy. Kailangan yung ano doon, yung magiging... parang basta yung papapuntahing babae daw di umano, o ito gamitin mo tong shampoo na ito ha, o ito yung pabango na ito. Basta hindi ko alam kung ano yung eksakto, pabango, lotion, pero kailangan yung amoy na yon, yun dapat ang gamitin mo pagpunta mo daw kay Pastor Kib sa kwarto. Easy. Sabi doon ng isang testigo di umano, yun ang sabi. Di ba? Sa pananampalataya namin, papatay kami kada taon ng isang sanggol. Hindi natin pwedeng pakialaman yun. Reliyon yun, sabi ni Robin Padilla. Paghihiwalay natin ang estado at state, kahit pumapatay sila every week, every year, ganon. Kahit araw-araw sila diyang nanggagahasa ng bata. O halimbawa lang, kunyari lang, dun sa usaping paghihiwalay yung estate, Robin Padilla naman. Meron kasing paglabag o sabihin na natin akusasyon pa lang, 'di ba? Kaya hindi mo pwedeng ipagtanggol kahit akusasyon pa lang, dapat ang sabihin mo, dapat harapin niya 'yon. Anak ka naman ng kabuti, oh. Hindi kayo pwedeng manghimasok kasi ito yung aming tradisyon. Pwede ba 'yon? Hindi pwede 'yon. Sako pa rin sila ng batas. Batas. Sabi nga nila, no one is above the law. Diba? 'Yun, partner. So hindi ko bibilin yung sinasabi ni Senator Padilla na maapektuhan. Separation of church. Hindi. Mm-hmm. Iba ang ginagawa ng tao, iba yung faith na simbahan. Oh, correct. Iba yon. Pag umabuso ka, you have to face, di ba, your liability. Uh-huh. Mag-answer ka sa liability. Ito parang ganito lang pati yan, oh. Halimbawa, kayong lahat dyan, di ba?
ako ang pinaniniwalaan nyo kunyari, ay wag na nga, ayako. Kinilabutan ako. Ano yun, Pastor Direk? Hindi, hindi, wag na, erase, erase. Wag, bigla akong kinilabutan na sinabi kong ako ang ano ninyo. Easy, easy. Ayako, ayako. Mahirap na mamaya. Mahirap na. Iba na lang, wag na, tuloy natin. Kinilabutan ako nung sinabi kong, halimbawa, ako ang inyong ano. Pasabi niya, partner. In aid of legislation ba yun? Eh, ang dami-daming case. Meron sa House, meron sa Senate. Eh, nai-iskandalo na yung simbahan. Teka lang, Senator. Hindi ang simbahan na-iskandalo dito. Yung taong gumawa. You have to be mindful of that. Hindi ang simbahan na-iskandalo. Hindi nga, partner. Eh. Dapat nga, mas maisip niya pa yun eh. Kasi sasabihin niya na iskandalo na daw yung ganito. Yung simbahan, yung pananampalataya daw. Dapat nga mas lalo siyang maging eager na mapaharap si Kibuloy na kasi yung simbahan ay nasisira sa akusasyon kay Kibuloy. Kaya dapat harapin mo na para matapos na yan. Para malaman natin kung ikaw magiging kasiraan yan, dapat mong panagutan. Eh hindi eh. Ito ay personal. Kaya, demokrasya, tol. Oh. Wala nga miyembro na iskandalo dito maliban doon sa nagko-complain. Sasagasaan natin ang religion. Kasi sa ang papunta at papunta na to eh. Hindi na, wala na kay pastor yung ano na, pupunta na doon sa buong. Wait lang. Bigyan natin ang argumento ulit. Buhay OFW Channel, Direk, yan bang Claire Castro na yan? Kano-ano ni Franz Castro? Hindi ho sila magkaanak. Pupusta ka? Magkano? Ha? Yun ba ang inaakala mo na akala mo kamag-anak ni Franz Castro si Atty. Claire dahil parehas na apelido? Ganun ang mindset agad. Porket magkaparehas ng apelido, magkamag-anak na. Kung nagtatanong ka, palusutin kita ha. Pero kung yan ang tatanim sa utak mo, diyan ka nagkakamali. Mahirap yan. Diba? O, tuloy natin. Hindi sila magkapatid o hindi sila magkamag-anak, hindi sila magkahit ano something. Nagkataon lamang pareha silang Castro. Diba? Paano pa kaya sa South Korea? Pag nagpunta ka sa South Korea, paulit-ulit ang apelido ng mga tao, iisa lang. Kasama ko sa trabaho, tatlong Koreano, pare-pares ng apelido, pero hindi naman sila magkakamag-anak. Diba? Tuloy natin. Oh, asa yung mga ka-UB natin dyan? Paki-explain na nga lang. Oh. Organisasyon sa buong religion nila. Para sa akin, ano? Total, andyan ang judiciary. Sila talaga ang pwedeng magsagawa ng investigasyon. Teka lang, Senator. Nakakatalino yun. Basta sinabi mo yung judiciary. Tuloy na. Sa mga hindi ko po nababati o nasi-shoutout, wag ko kayo magtatampo ha. Sampalin ko kayo eh. Charot lang. Joke lang. Busy lang po tayo. Kanina nag-shoutout po tayo maaga. Pero ngayon, focus muna tayo dito. Focus lang, focus. Oh. Sir, hindi ang simbahan na iskandalo dito. Yung taong gumawa. Oh. You have to be mindful of that. Hindi ang simbahan na iskandalo. Hindi nga, partner eh. Wala nga miyembro na iskandalo dito maliban doon sa nagko-complain. Oo. Tandaan natin. Kundi yung taong gumawa. Mm. Okay? Iskandalo. Teka lang. Partner, ang issue sa House, hindi tungkol doon sa practice ni Pastor Kibuloy. Mm-hmm. Tungkol sa SMNI franchise o yung paglabag ng channel nila o istasyon nila. Si Robin Padilla kasi banat ng banat eh. SMNI. Oo. Oh. Yung pag-red tag nila at allegedly fake news. Oo. So, iba yun. Huwag mong pagsamahin, Senator Robin Padilla. Siguro yan ang problema kay Senator Robin eh. Oo. You have to read. You have to know the facts. Mm. Hindi pwede yung... Hindi lang po to read, Attorney Claire. To listen. To research. Kulang po yata siya dun. Bubulong lang sa'yo, tapos iyon na.
Tapos papapresscon ka na. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Okay, maraming salamat Attorney Claire at Sir Rod. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa kay Attorney Claire, isubscribe nyo na yan. Ngayon, balikan natin si Percy Lapid. Tuloy natin to. Oh, dito tayo naman sa pagdating sa utang na loob. Oh, sa mga na-late, i-replay nyo na lang yung kalahati na kami dito eh. Oh. Kahit sino pa ang naglagay sa'yo, lalo na kung ang pwesto mo ay constitutional office. Ano ba isa sa trabaho ng mambabatas? Mambutas. What the fuck? Gumawa lang ng batas? Ba hindi? Ang isa sa trabaho ng mga mambubutas ay mambabatas. Yung palang mambubutas ay mas bagay yung kay Robin. Kaya may problema tayo sa mga mambabatas na mambubutas. Ha? Kala mo kung mga sinong magsisesermon sa Senado, nagbabanal-banalan eh. Ngayon sabi, aba irespeto natin. Tama yun. Pero alam nyo ba ang pagrespeto? Iyan eh, earned. Oo naman. Yung respect ay pinaghihirapan. Kapareho lang ng credibility, ng kredibilidad, na yan ay pinaghihirapang ipundar. Mm. Ha? Nasa track record mo yan ng isang tao. Mm. Kung ikaw ay hindi ka karispe-respeto, ba't kayo irirespeto ng tao? Pwede mo bang igiit yung respeto? Hindi na igigiit yun. Kaya ngayon, hindi mo mapiplease Robin Padilla na ma-respeto ka ng ibang tao kasi sa pinapakita mo at ginagawa mo, hindi ka-respeto. Diba? Oh, kahit yung isang senador, hindi naman ka-respeto eh. Diba? Oh, yun nga lang, pikon. Oh. Yung respeto ay pinaghihirapang maipundar para magkaroon ka ng respeto, para ka irespeto. Ngayon, kahit na karespe-respeto ka, kung gusto kang babuyin, bababuyin ka naman eh. Di ba? Eh, bakit anya hindi mo tinatawag na president si Bongbong Marcos? Ba, hindi sa lahat ng pagkakataon eh. Kailangan bubuuin mo ba yung President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Magbasa kayo ng balita. Kahit saan balita sa mundo, ganun yun. Ha? Hindi mo na kailangan banggitin yung pangalan. Mm. Kasi alam na eh, presidente siya eh. Wala akong sinabi, Aljo Ramos, ikaw naman. Diba? O, umpisa, sabi mo, si Presidente Bongbong Marcos. O, yung mga susunod, sabihin mo, Marcos, yun ang paraan ng pagbabalita. Mm. Kasi hindi mo pwedeng damihan ang paglalagay ng words sa pagbabalita, maging sa pagsasalita. Wala namang kabuluhan yun eh. Di ba merong, nung araw may comedy skit yang sila Dolphy tsaka sila Panchito, di ba? Na ginaya ng mga... Sabi ni Rustico Orkil... La? Parang SMNI bias din. Ngayon mo lang nalaman, matagal na. Oh, marunong magbasa pero hindi nakakaunawa. Sabi nga ng isang senador, Sir naman, wag naman, sir. You're listening but you're not hearing me. What the fuck? What the fuck? Diba? Ganun. Sumunod na mga nag-i-stand-up comedy, merong sasabihin siya, hindi, bakit? Kailangan mo pang ilagay ito. Tanggalin mo na yan. Direk, kamag-anak ba ni Lito Lapid si Percy Lapid? Baka may tanong din. Hindi ko alam nga din eh. Kaya kinakabahan ako, baka i-comment din dyan eh. Oh. Kitang-kita naman sa mukha, oh. Kayo na musga. Easy. Oh. Hanggang sa katatanggal, walang natira. Halimbawa, sinabi mo, magandang gabi po sa inyong lahat. Teka muna. Sabi,
putulin na natin. Ano na 'to eh? Parang tapos na siya diyan. Nag-aano na lang. So dito malinaw mga kaiksena, no. Sa pinanood natin, eh mas lalo pong kasi yung isang araw kumbaga pagka kakatapos mo pa lang reaksyonan o ngayon mo lang napanood, sam beses pa lang pag nagbigay ka na ng komento, opinion, eh nandun naman yung punto, pero minsan may kulang o kaya sa ibang mga vlogger may mga mas magandang mabibitawan, mas mapapaintindi. At lalong habang tumatagal itong nangyaring conference si Robin Padilla at mga binitawang salita niya, unti-unti ang paglubog ni Robin Padilla. At padami ng padami ang mga tanga na naniniwala doon sa paliwanag doon ni Robin Padilla. Lalo na yung mga subscriber ng mga vlogger ng Antay. Diba? Lagi nilang sinasabi, nagmamagaling, yung isang nasa sa Amerika na Bukeke ang pangalan, para sa bayan. Narinig nyo, diba? Para sa bayan. Kahit itong nasa Pilipinas na may bantada bang buhay ng may pa NBA agent pang ganun na nagdrama-drama, diba? Kitang-kita naman natin na sila sinasabi na para sila sa bayan. Eto, yung ginagawa ni Robin Padilla, masasabi nyo bang para sa bayan yun? Na kahit kitang-kita nyo na sablay, mali, todo pa rin kayo sa paliwanag na tama yung tao. Diba? Hindi ba kayo nahihiya sa balat ng mukha nyo? O kahit na lang sa kapal ng mukha nyo? Diba? Iniisip nyo, kasi ito ang problem, pagka meron kang agenda na ang gobyerno ang tirahin mo, 'di ba? Oh. Kahit pa sabihin kakampi nila eh. Oh. Bakit hindi nyo gawan, 'di ba? Ba't hindi nyo gawan ng tamang pagbatikos, pagbalangkas, 'di ba? O kahit i-level nyo lang, balansehin nyo na lang. Huwag nyo naman ipakita na sobra kayong bulag. Diba? Pati sa relihiyon, pati yung personal, pati yung kung ano pang binanggit ni Robin Padilla. Ang daming sablay, pero okay pa rin kayo. Tanga talaga kayo. Yung mga naniniwala kay Robin Padilla sa issue na to, ah, mag-isip po kayo kung tama yung sinasabi niya. Ilabas na natin kung tama man o kung may katotohanan man o wala yung kay Kibuloy. Pagpalagay na natin hindi totoo yung kay Kibuloy. Halimbawa, yung ginawa ni Robin Padilla ay isang masasabi natin na tawag dito, hindi naman paglabag eh, no? Ano bang magandang term? Diba? Na siya mismo bilang senador ay mas pinanigan niya pa at pinairal niya yung kanyang personal at pagiging kaibigan doon sa tao na yun kaysa sa taong bayan. Mas lamang ang personal ni Robin Padilla kaysa sa taong bayan. 'Di ba? Oh, kuha nyo? Ngayon, siguro sa tingin ko baka stress na hindi nakakatulog tong mamang to. Ay hindi, si Kapersi ha. Si Robin pa din yung sinasabi ko. Oh. 'Di ba? yun ang dapat maintindihan ng mga kababayan natin dito. Ano, epal lang siya direk. Okay na okay gawing bayan si Pastor sa isang kondisyon. Barilin sa luneta. Huwag naman yun. Habang nagsasalita si Robin, lalong nakikita na wala siyang alam sa batas at nakakalimutan ang posisyon sa gobyerno. Kagaya ulit ng sinabi ni Kapersi Lapid, di ba? Hindi masama na tumanaw ng utang na loob, pero wag mong ikokompromiso kung anuman ang posisyon mo, anuman ang estado mo para lamang mapagbigyan yung tao na pinagkakautangan mo ng loob.
na kahit nababaliin mo na kung anong pa man ang dapat mong baliin, o ikaw ay maging halimbawa ng corrupt na tao. Corrupt na rin matatawag yun eh. Di ba? Mas pinili mong paboran ang isang tao kaysa sa nakakarami. Tama o ba? Oh, gumawa man ng mabuti si Pastor Eddie, thank you, pero may kasalanan ka, magpaliwanag ka. Di ba? Oh, next year, madadagdagan pa yung senador na magbibigay ng jacket. Oy, tumigil kayo ha, kalimutan nyo na yun kung tatakbo yun, nasabi ko sa inyo. Ako na nagsasabi, hindi sa, tawag dito, hindi po sa pala decision ako. Mag-isip po kayo, ito na nga ang isang senador na to, isa na nga limbawa, tapos magdadagdag pa kayo. Easy, easy. Baka mamaya, abang nasa podium yan eh, igiring-giring, 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 giring-giring, giring-giring, Your Honor! Okay. Mr. Senate President, kung alimbawa, andito mamahal mo sa buhay, anong gusto mo sabihin sa kanila? What the fuck? Imagine niyo na lang no habang naglalakad sa Senate hallway si Willie no, may dalawang sexy dito sa magkabila. Bigyan ng jacket diyan. Idol Willie, sa pulibo. Giring giring. Giring giring. Easy, easy. Hoy, hindi ah, nagbibiro lang ako pero wag niyo ano ah. Please lang, utang na loob. Huwag nyo nang subukan. Masisira ang buhay natin doon. Easy, easy. Huwag na, huwag na. Okay? Ay, alas 7.30 na pala. Laban ng bawi. So mga kaeksena, dito na muna natin puputulin ang ating live stream dahil meron lang ako kasi kasuhin. At maraming maraming salamat sa lahat po ng nandito ngayon. At sa mga hindi nag-like po, magkakapigsa kayo sa noo tsaka sa burnik. Okay? At sa lahat ng live viewers po natin, thank you sa lahat ng moderators natin diyan, thank you at sa lahat ng mga bago at luma nating subscriber and OFW, salamat po, ingat po kayo palagi. At syempre pa, yung team replay po, maraming maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, ang nag-iisang direktor ng buhay ninyo, ang nagmamaganda ngunit hindi nagmamagaling, sadyang maasim lamang ngunit magaling pa rin sa inyong paningin. Direk Freddy Valera, maraming maraming salamat po. See you again tomorrow. Bye later.